Talagang ginastosan natin yung pintuan kasi yan ang unang makikita ng mga bisita. Pinag-iisipan ko pa kung yung gagawin kong lababo pa L. No? So, maraming salamat sa lahat ng nakasuporta at nakasubaybay dito sa ating bahay serye. Ganyan tumari si Terry. Pulido. Maganda. Walang kalusot-lusot. At sa oras na ito, natapos na po ni Kuya Terry na palitandaan po itong labas, kaya tinatanggal. Parang wala na bunga. Yung naipo na malalaki. Wala akong makita. Yun, nasa taas. Simula na magbulitan sama si Louie TV. Magandang tanghali mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog. Gusto ko lang sa inyo pakita yung ginagawa ni Kuya Terry dito sa paglalagyan natin ng TV dito sa sala. Na dapat hindi ako mag-vlog, magpapahinga ako ngayon eh. Kaso nga lang, naisip ko na kailangan nyo makita to. Ayan yung mga talagang inaabangan yung ating bahay serye. Ayan na po. Bali ito, hindi pa natin siya pakakantuhan kay Kuya Terry kasi pagdating ng panahon, papakabitan ko rin yan ng pinto at hamba katulad nito para maganda yung pintuan natin. Yan. Itong ginawa ni Daddy Oms ay napakalaking tulong yan. Pero pag may pagkakataon, papalitan rin natin siya. Ito kasi for ano lang, para kahit umalis-alis kami, meron na siyang harang. Diba? Hindi na tayo, o ako, hindi ako na mag-iisip ng kung ano-ano na baka may mangyari sa mga gamit kasi meron ng harang, no? O pintuan na ginawa ni Daddy na pangsamantala. Siyempre, si Kuya Terry pa rin ang ating masipag na mason ngayong araw na ito. So after nito, pahinga na. Dahil bukas, nakaschedule na ako para maghanda ng mga gamit, no? Kung maglalaba ako yung mga kailangan kong laban para madala sa biyahe namin. Kasi Friday pa lang, pupunta na ako kay La Kuya para ayun, mapag-usapan namin yung magiging plano sa lakad namin. Meron tayong kasama dun yung pinsan ni Ate Matet. Kaya magiging masaya yung biyahe natin kasi marami siyang alam doon sa lugar na yun. Yan ang maliwalas na, di ba? Masarap na isalpak yung pinaka-bracket ng TV dyan. Tsaka habang nanonood, maliwalas na sa mata. Iba talaga ang dating pag ano eh. Pag merong palitada. Sa susunod, pagbalik namin, kahit itong side ulit, yung papagawa natin, no? Para kung meron ng sopa dito, maganda na rin sa mata itong mga tawag dyan, yung side ng kaliwa. Service na sabi ko. Tama naman. Yan, ito na yung kinantuhan ni Kuya Terry nung nakaraan. Tapos ibinalik ko na itong pinakarehas kasi nga, kagabi, ako lang mag-isa dito. Kaya kinabit ko itong kawayan para kahit papano feeling safe ako. Yan. Mainit ang panahon ngayon. Sumasakit ang ulo ni Kuya Terry sa init kaya naglagay tayo ng electric fan. Ganda, no? Oh. Tapos pag nalagyan niya ng pintura, skim coat, no? Tapos pintura, napakakinis na niyan. Tapos magkakaroon na tayo ng kisame. Tapos may mga design-design na. Tapos yung taas, pag napalitadahan, naitago na yung mga tubo na yan. Apakaganda. Maganda yung yung takbo ng vlog natin doon sa Simara. Tapos kung malakas yung signal, baka tayo, tumagal tayo, baka hanggang katapusan na kami doon. Hindi ng mundo ha, ng buwan lang. Katapusan ng buwan. Tapos babalik na kami dito. Then, isa-isa yun ito na ulit. Kukuha tayo ng labor para hindi kami mahirapan din. Para nang makapag-focus din ako sa vlog. Diba? Kasi minsan, syempre, pag work, tapos dadal-dal ka pa, medyo nawawala sa focus. Pero normal yun, part ng vlog yun eh. Para talagang maranasan ko rin na
Taray na tayo maghalo eh, nung taman. Tapos, ipapasunod din yung ano, yung lababo dito para hindi na mahirapan magluto. Kasi minsan nakakit pa sa taas. Pag gabi na, akit pa kami doon. Doon pa maghuhugas, magluluto. Hindi katulad pag nandito na yung pinakalababo, pwede na namin lipat yung kalan. Tapos, dito na kaming ano, hindi na kami palabas-labas. Dito na magluluto, dito na lahat, no, pwedeng gawin. Ang ano walang dito, yung CR. Siyempre, wala pa rin tayong CR dito sa part ng bahay. Hindi pa nagagawa kasi nga sa terrace po yun, sa bandang labas pa. Medyo matagal pa po yun, kailangan ko mag-ipon pa ng malaki-laki para maipagpatuloy yung terrace na yun. Kaya sa ngayon, focus muna tayo dito sa loob. Plano ko, paunahin ko lahat to sa loob na mapalitadahan para kahit medyo matagalan tayo ulit magpagawa, no? O, I mean, kahit medyo matagalan ulit tayo magpapalitada dun sa labas, sa loob, pagpasok nyo, maaliwalas na tignan. At pwede nang talagang tiran, no? At talagang kasi in bahay na. Kaya yan, sa mga nag-request ng bahay serye, eto po. Eto muna ang panghuli sa ngayon, bago kami umalis. Itong pagpapalitada ni Kuya Terry dyan. Ganda na tignan eh, tignan nyo to. Maliwalas, kanina nga nakaupo ako. Tapos iniisip ko, nag-iisip-isip ako. Sabi ko, grabe no. Iba talaga yun na ano ng palitada. Yung aliwalas na dating niya sa bahay. Tapos bagay na bagay talaga yung pintuan dito. Lapat na lapat. Ayan no. Babarnisan ko pa yan. Pagbalik ko na lang siguro. Meron akong varnish dito na natira eh. Diba dati mahilig akong gumawa nung sa mga ano, sa kawayan, yung mga art sa kawayan. Meron akong dalawang varnish na natira dito. Ayan no. Kung bukas hindi ako ano, kung konti lang naman yung gagawin ko at wala na akong magawa, babarnisan ko lang to. Pero kailangan pa lihain to, di ba kuya? Lilihain pa ng pinakamakinis na makinis na liha. Pag makinis na, tsaka papahira ng varnish. Pwede ba brush lang? Brush? O roller? Brush, no? Para mas kumintab siya. At ano rin yun eh, kumbaga laban din sa, ano, sa para hindi masira yung pintuan, kailangan daw lagyan ng varnish. Hindi, ayoko nang ano, masyadong dark. Gusto ko yung medyo ano lang, yung lilitaw lang yung pinaka ano niya, kulay niya, na light. Pag dark, ano yung madilim eh. Madilim tignan. Diba? Ang dami nagagandaan dito sa pintuan. Oh. May presyo din yan eh. 13,500 po yan yung presyo niyan. Yung akit na ating pinto. 13,500. Oh, diba? Talagang ginastosan natin yung pintuan. Kasi yan ang unang makikita ng mga bisita. Pagpapasok dito sa ano. Sa tawag dito. Kampanalig o sa bahay. Ito, napipindot po itong mga to. May mga kanya-kanyang ano yan. Baka maniwala kayo ha. Hindi. Ang mga switch no. Pipindot. Yan na. Masakit pa rin ulo mo kay Terry? Konti. Nakirot daw yung ulo ni Kuya Terry dahil sa init. Kaya magalo muna tayo ng semento. Lilinis pa ako dito bago kami umalis para maganda. Tapos pipili muna ako ng ano, yung magandang pinaka style ng lababo, 'di ba yung pangkaraniwan na lababo na kaganoon. Gusto ko yung ano yung pakahon na style, meron ako nakita nun. Pakahon siya ganun, tapos may mga maganda yung gripo. Pero gusto kong maging ano yung maganda yung kitchen para masarap magluto. Kasi yung kitchen yung isa sa ano, na dapat maganda, saka malinis. Bili ako ng lababo na paglilagay ko yung pinggan tsaka plato. Pinggan tsaka plato yung isa. Pinggan tsaka baso, malinis na. No? Tsaka yung mga kutsara. Machine na yun, diba? May mga machine na ipapasok ko lang. O, malinis na. Eh, nakita kasi ako dito sa Kalaka eh, dito sa may hardware. Ganda nung ano, lababo nyo. Pag ganun. Yun ang gusto kong ano. Tapos, pinag-iisipan ko pa kung ano. Dali, tara, punta tayo dun. Pinag-iisipan ko pa kung yung gagawin kong lababo pa L.
no? Yung pa-L hanggang dito, oh. Para maraming malagay pa-L, pero hindi ko siya isasagad dito. Hanggang dito lang. Tapos pa-L, ganyan. Hanggang dito, tapos dito lagayan ng refrigerator. Kung okay 'yun, no? Para sa inyo maganda ba 'yun? Pa-L hanggang dito, pak-pak. Pwede namang ano, wala na dito para mas maluwag. Diretso na lang 'yang lababo na 'yan. Diretso, pahaba. Sa tingin niya. Pangit naman kasi kung merong ano dito, tawag doon. Pinakapasukan ng rep. Kasi mawawala yung ano, yung pinakaganda nitong bintana. 'Di ba? Kaya dapat naka-sentro pala siya. So, isa-sentro ko na lang kasi yung bintana magiging alanganin eh. 'Di ba kay Terry, no? Eh yung bintana na yan para doon talaga sa lababo eh. Kaya didiretso ko na lang, wag na pa-L. Realize ko na ano, mas maganda yung diretso. Malawak pa kasi yung ano nito eh. Pag nagawa to, itong labas na to. Sa mga bagong subscriber ko ko diyan, no. Dito po si banda yung CR. Pagpasok mo doon, hindi pa ito yung mismo pinto ng CR, ha. Doon pa doon. So may siguro bago ano, bago magsaging na yan. Ay hindi, hanggang na pala yun. Basta mga hanggang dyan lang sa may bubong na yan. So marami pa tayo pwedeng ilagay dito sa ano, sa loob ng pinaka pinto na to. Yung labahan, pwede, 'di ba? Plano ko yung automatic na eh, para hindi na mahirap magbanlaw. Yan kasi mahirap sa ano eh, sa paglalaba yung banlaw. Ganun, 'di ba? Maganda yung paglagay mo. Siya na yung kusang nagbabanlaw, tapos kukunin mo na lang tuyo na, no? Sasampayin mo na lang pala, ganun. Yan po. Makikita niyo rin yung mga plano ko na yan. Siyempre halos lahat ng ano, ako may-ari eh, ako halos lahat nag-isip ng mga design dito talaga sa bahay. Ito nga hindi ko, pagbalik na lang siguro yung mga plano ko, parang masasayang lang kasi yung pagod ko pag nilagyan ko to ng ano, ng kawayan na pangsamantala. Gusto ko kasi yung lagyan ko ng kawayan, tapos pag ganun-ganun, no, para maging native style lang siya. Kaso nga lang, baka biglang maisipan ko namang kabitan ng bakal, babaklasin lang din, sayang naman yung effort ko. Gusto ko nga dyan sana ano eh, nagdalawang isip ko kahoy na lang ipalagay para native talaga sa loob. Naalala ko, wala, alagain sa ano yun eh, maano sa anay. Pwede naman kung alagaan mo palagi kung merong pang spray para ano siya, hindi siya lapitan o kapitan ng ano, ng anay. Nag-iisipan ko pa. Excited na ako nga para dun eh. Parang maliwalas naman sa taas, kasi puro bakal na yun nakalagay. Diba? O, pag naalis yan, pag nakompleto yung ano, yung palitada dito, talagang automatic na kailangan nating lagyan na yan ng pinaka mga rehas-rehas para bumagay na dito sa bahay. Unti-unti yan lang natin. Tulad nga ng sabi ko, magtiwala lang sa proseso. At yan, may mga oras at panahon para sa mga bagay-bagay. Eh, wag po kayo mainip yung mga naghihintay. Yan, matatapos rin po itong bahay. Mahirap kasi yung tuloy-tuloy, nagdudugo na po yung ano, yung ilong ko. Kaya unti-untiin lang natin. Kaya maraming salamat sa lahat ng nakasuporta at nakasubaybay dito sa ating bahay serye. Pero pinapangako ko, bago matapos itong taon na to, halos kompleto na itong bahay, no. Halos kompleto na yung ano, yung palitada dito sa loob. Meron ng hagdan. Yan, pinapangako ko yan. Hindi matatapos tong taon na to na marami pang kulang sa bahay. Yung halos kompleto na talaga. Yan, para talaga maobliga ako, no? Sipagan ko lalo. Baka itong taon na rin to, mga bare months, pasimulan ko na rin tong terrace dito, no? Basta ang ano ko lang, ang target ko talaga dito, makompleto lahat ng palit ng lahat ng palidada, buong bahay paikot hanggang sa taas, at magkaroon ng hagdan. At tulad na sabi ko, yung lababo. Yung kisame, hindi ko rin alam kung makakaya nitong taon na to, pero malay nyo, di ba? Hindi natin masabi. Mas maganda kasi pag may kisame. Dito, oh. Tapos, yung kisame, merong ano, yung magagandang design. Tapos may mga ilaw-ilaw sa gilid. Para masarap sa mata. Lalo na dito, maglalagay tayo ng ano. Parang ayoko nang maglagay ng chandelier eh. Parang mas gusto ko na yung mga ano lang, simple lang na native na bahay. Ayoko masyadong
magarbo yung design. Simple lang pagpasok mo, yung maliwalas lang, tapos masarap magpahinga, mabango, malinis. Wow, ganun. Hintayin nyo po yan. Daldal to. Sige, Terry, tuloy-tuloy pa rin dito. Ang oras po natin ngayon, mga kapanalig, ay 2:08 na po ng tanghali. At magandang-gandang tanghali po sa inyo kahit saan man kayo sulok ng mundo, sa lahat ng mga viewers natin. Kung anong man yung ginagawa nyo habang nanonood kayo, yan. Sana po nag-enjoy kayo sa ating bahay serye ngayong araw na ito. Ngayon po ay Miyerkules. Ang araw natin ngayon ay Miyerkules po. Nalalapit na ang biyahe namin. Excited na ako. Yun nga, pag may sumobra dun sa semento, kasi ubos na po yung semento eh. Last na yun, last na. Papaano ko na po ito kay Kuya Terry. Nabanggit ko na ba yan? Yan o. Para po maayos na. Pwede kong ano to, no? Paunahin ko lagyan ng kisame itong pinakakwarto. Tapos para talagang masarap na siyang tuluyan o tulugan. Tapos lagyan ng bintana, ang ganda na. Na-imagine ko na eh. Meron ako nakitang meron ako nakita sa isang bahay. Yung pumunta kami na Mindoro. Nakita ko sa Mindoro yung yung kisame nila. Yung parang plywood lang din siya. Ang kaso nga lang, ginawa nilang parang pinutol-putol nilang pa-box. Tapos inassemble nila na magaganda. May pa-ganon, naka-ganon. Kumbaga may pattern, pero lang siya. Plywood lang siya. Para may dating yung bahay. Medyo boring kasi pag yung simpleng kisame lang na plywood na ganun, diretso lang, walang kadating-dating, di ba? Titignan ko nga. Si magaling magkisame, si Tatay Roman, di ba? Si Tatay Roman, yan, si paring Alvin. Saka sila yung nakausap ko eh. Pag mga time na magkikisame na, sana walang walang trabaho si Tatay Roman. Kasi nagtatrabaho sa Twin Lakes yun eh. At syempre, maglalagay tayo ng exhaust pan doon. Sa bandang gilid o dito. Para pag nagluluto, yung usok, rumerekta na sa labas, hindi na dito sa mismong loob ng bahay. No? Na-imagine ko na ang ganda niya, no? Lahat yan, matutupad. Tiwala lang sa proseso. Tuloy-tuloy lang sa pangarap, walang susuko. Amen. Grabe yung experience ko kagabi dito. Pero aminin ko sa inyo, uminom kasi ako kaya ako nakatulog. Pero kung hindi ako nag-shot noon, malamang naku, bawat paluskos pa lang ng na ako, parang kinakabahan na. Kahapon nga magdidilim na eh. Parang agaw liwanag na. Parang naririnig ko kumakaluskos yung mga yung 'di ba parang gahapon na yung mga manok umakyat na sa mga puno o kaya sa mga gilid-gilid. Nagugulat ako eh. Tapos si si Tatay Waning kumuha ng kumuha ng pangkaig sa baka ng mga bandang hapon eh. Ako na mag-isa. Nagulat ako, nandiyan nakasilip. Nagulat ako. Akala ko silip. Matanda, alam mo, mananabas na ewan eh. Peace tayo. Peace tayo, tatay ha. Pero mamaya pupunta si Tatay Cesar. Nag-chat kanina, tinatanong ko. Nandito ako. Sabi ko, nandito rin si Peter. Yan dito, no, iniisip ko pa rin kung anong maganda na pinakabubong para sa terrace. May nakita kasi ako doon na parehas ng ng design ng bubong. Nakaganon din. Tapos nasa baba rin yung isa. Meron naman diretso lang na paganon. Tapos may poste lang dito. Tapos may upuan. O, di ba? Tingnan natin. Mahaba-habang trabaho pa yan. Tapos yung sa kisame, wala pa tayo. Medyo mahal daw yun eh. Yung pangganon, dito sa gilid-gilid, ganyan dumali si Terry. Pulido. Maganda. Walang kalusot-lusot. Ah.
alam nyo mga kapanalig, i-share ko lang sa inyo, no? Yung isa sa na-imagine ko, kaya ako ginaganahan magsipag at magpagawa para mapaayos tong bahay. Kasi ni-imagine ko na, kunyari pag Christmas, di ba? Arke lang ka lang ng isang van, tapos pwede mong isama dito yung pamilya mo, di ba? Pwede kayo mag-celebrate dito ng Christmas o New Year, di ba? Saya nun, sama-sama kayo dito, magluluto dito na lahat. Oh, may mga stock na dito pagdating nila, yun na lang ang gagawin, mag-prepare, banding-banding, bidyoke, manood ng TV. At yung pangarap ko pang isang ano, yung talagang isang dadayuhin dito at mag-i-enjoy yung mga dadaling ko, yung swimming pool dito oh, sa part na yan. Pero matagal pa po yun kasi nga mas uulahin natin yung bahay. Sabi ko nga, hindi naman masama mangarap. Etong ang bahay na to, hindi ko ine-expect na maitatayo ko to eh, no? Hindi pala ako nagtayo, mapapatayo. Oh, I mean. So yung swimming pool, bakit hindi, 'di ba? Baka pagdating ng araw, na-imagine ko yung dalawa kong anak na naliligo diyan, tapos tatawagin mo kasi kakain na, tanghali na. Oh, tapos hapon na, hindi pa rin umaahon. Sasawayin mo na, papasok dito, tapos manonood ng TV. Tapos na-imagine ko pupunta sa rep. Kung ano yung mga gusto nilang kunin, kompleto na, nandun na. Kaya sarap lang ano, sarap lang mangarap. Kasi dapat ganun yung mga iniisip nyo na ano eh, na bagay. Para nagkakaroon ng inspirasyon. Para mas ganahan. Sabi ko kay Budang eh, pwede kung maayos na to bago magpasko. Pwede kami magpasko dito. Pwede din niyang isama yung mama at papa niya, yung mga kapatid niya. Diba? Tapos dito na lang ano, mag-celebrate. Daldal ko, natapos na pala ni Kuya Terry. 'Di ba? Ang dami kong kwento ngayon, 'di ba? Dapat hindi talaga ako mag-vlog kasi gusto ko, sabi ko, magpo-focus muna ako sa paghahalo, sa pagtulong kay Kuya Terry. Hindi ko rin napigilan eh. Nangibabaw pa rin yung dapat mag-vlog ka. Sabi mo magsisipag ka ngayon eh. Kaya ito, duwadaldal ako sa harap nyo. Nagkukwento ng kung ano-ano na plano dito sa bahay. Yan, sa mga bago na hindi nakakaalam, dito ko po bala ilagay yung swimming pool. Yan, para kung parang pinaka-cottage yun, no? Kwento ko lang ulit dito sa part na yan. Inisip ko nga dapat dito. Kaso nga lang mawawala ng ano, area na pwede maglagay ng mga tent. So sabi ko wag dyan, hindi yan magandang lagayan ng swimming pool. Maganda sana, no? Ang kaso nga lang, wala ng area para sa mga gustong mag-relax at mag-tent. Sabi ko doon na lang sa part na yun. Para nasa gitna siya ng bahay at kubo. O, kung kakain na, di ba? Mabilis lang pumunta. Dito medyo masyadong mababa eh. Yan po. Meron pa tayo dong nando hanggang doon pa yung lupa ko eh. Kaya hindi ko pa alam kung ano yung gagawin ko doon. Tapos sunod na. Isa-isa muna. Baka sumakit lang ulo ko kakaisip eh. Madaldal ba ako Kuya Terry? Natawa na lang si Kuya Terry. Oh. Ayos na. Yes. So, ang galing-galing ko, Terry. May premyo ka sa akin. Tapos na rin Kuya Terry. Ito mga tira, pwede pa sa loob na Kuya Terry, no? Tatapalan na rin. Dini, oh. Yon! Para pwede na tayo maglagay ng ano dyan. Papag o tulugan. Kung ano-ano. Kung ano lang abuti ng semento. Okay na yun, pagbalik na lang namin ulit. Paliwanag ko lang po yung ano, no. May nag-comment dito na ano, kusa raw sumara yung pinto nung gumagawa kami dito. Kasi po mahangin. Huwag kayong matakot. Nakita ko na yun eh. Sabi ko, hindi ko nga i-edit to. Tingnan ko kung ano iisipin nila. Kasi nakabukas siyang ganyan, tapos kusang sumara. Kasi mahangin po. Normal yun. Kahit ako mag-isa dito, narinig kong sumara, hindi ako natatakot eh. Kasi yung papaliwanag ng science kung bakit nangyari yun. Dahil sa hangin. Oh, nakakatakot pa naman yung tunog na ano. Ito walang tunog eh, tingnan nyo. Oh. Walang tunog, di ba? Itong ano sa pinto sa kwarto. Ganyan oh. Ganyan yung maririnig nyo pag dahan-dahan talaga siya, tingnan nyo. Ganyan. Ayun nga, ganyan. Nakakatakot, tapos ikaw lang mag-isa maririnig mong ganyan. Para sa mga pelikula, my goodness. Sari-sari na yung papasok sa utak mo noon pag narinig mo yung ganyan eh. Pero syempre, sinasanay ko na yung sarili ko. Pag may naririnig akong kunyari, kaluskos,
inaano ko sa utak ko, ah, doon galing yun, sa manok yun. Hindi ko na iniisip na, oh, baka mamaya kung sino yung tao, may something. Basta, ganun lang, hangin yun, ganun. Nasa sa'yo naman yun kung paano mo pipigilan yung takot eh. Gin ang katapat! Joke lang. Joke lang po ah. Ano na, ang ganda na oh. Malupit dumali si Kuya Terry. Gin, pampatapang. Pampatapang! Isang shot lang! Matapang ka na! Kung hindi mo kayang bumaba sa gabi, makakababa ka. Oh, parang sabi, pag sa gabi, ikaw lang mag-isa, ano kay? Parang takot ka bumaba eh, no? Pero nung naka isang shot eh, o dalawa, okay no? Lumabas na matapang. Oo. Lumabas na matapang! Ganyan talaga eh. Ayan na inamin ko sa inyo ha. Nag-shot lang po ako kasi kailangan ko. Pag ganun daw makakatulog eh. Pagising ko maliwanag na, sabi ko, thank you Lord. Makasurvive. Mas lalabas ang ganda niyan mga kapanalig pag nakantuan na yung mga poste. Yung mga ganyan no. Ang kaganda niyan. Yung mga ganyan, yung mga gilid-gilid. Ganda, ayan yung mga ganyan poste. Yan. Kaganda niyan. Bali ang poste po nito ay siyam. Siyam po ang poste ng bahay ko. Oh. Tapos yung poste din sa baba, bilangin nyo rin. Dahil nga, di ba dati, dapat yung bahay na nasa ilalim ang itutuloy. Eh, ilan yung poste nun. Tapos plus yung poste pa neto na siyam. Kaya ang tibay neto, yun kay Terry, no? Daming poste. Gusto ko nga sana ipagawa, puro poste na eh. Walang pader, puro to poste talaga pala ganun-ganun, no? Mahal siguro nun. Baka million-million mag-assess mo dun. Kunyari, ito poste. Kunyari poste yan. Dito ididikit mo ulit poste. Tapos poste ulit poste. Walang ganito. Walang tawag dito. Walang hollow blocks. Puro poste lang pag ganun. Meron kayang ganun. Sobrang tibay siguro no, no? Ano? Kailangan pantay kasi. Kaya ano. Doon kinukuha ni Kuya Terry yung sukat. Kailangan pantay dito. Kung ano yung taas noon, ganito rin yung taas. Alam ko yan, napag-aralan namin yan eh. Oh, nag-aral ako ng electrician eh, kaya alam ko yung mga ganyan. At sa oras na ito, natapos na po ni Kuya Terry na palitandaan po itong labas. Kaya tinatanggal niya na po yung pako na pinagkapitan nung tanse para mas makita po natin yung ganda po. Ano po. At sa side na to, hindi pa pala tapos dahil may gagawin pa, bubulihin pa yan. At tawag doon, babarahin pala tsaka bully. Maya maya lang po ay makikita na po natin ng kakalabansan po niya no. Dahil medyo ayos yung pa ni Kuya Terry yung gilid. Hindi naman sobrang perfect, maayos lang ng kaunti. Kasi kahit matagalan siya na hindi mapalitan ng pinto, eh maganda pa rin siya sa mata. Yawn. No. Naku, hindi abot. Ayun. Nadali. Okay. Kala ko hindi abot eh. Pumunta ako kapon sa palengke, diba? Tapos namili-mili ako sa SKY, sa palengke. Ayun. Nakabili ako ng kutsilyo. Ang ganda oh. Magagamit ito sa camping. Ano siya? Pang electrician. Pang balat ng mga wire. Ganun. Pero nagustuhan ko siya kasi ang cute. Kahoy yung pinakahawakan niya. So lagi ako may dala ngayon na ganito kasi parang boy scout ka ay lagi kang ready kung merong ang gustong putulin ganyan dito lang nakasingit o di ba? Tapos kung merong gustong gumawa ng kalokohan sa iyo di ba? Wala mo talaga eh. Therefore ano to para lang magamit mo na yun nga pamutol-putol para hindi minsan gagamit ka pa lang ngipin eh. Pero kung meron ka nito magamit mo siya ng maayos, di ba? Hindi masisira ang ipin mo. Ayun o, narinig nyo na naman. Sumara na naman! Ganun. Ganun lang yan dahil sa hangin. Saglit lang ha. Kabalikan natin si Kuya Terry. Papakita ko lang sa inyo yung nangyayari dito sa mga mangga. Hindi na nakuwang lumaki. Nalalaglag na lang siya agad, maliliit pa. Oo. Kaya no, hindi nakuha ng lumaki. Ba't ganun? Maliliit pa kayo, nagpapakalaglag na kayo. Ano ang dami? Parang wala na bunga. Yung naipo na malalaki.
Wala akong makita. Ayun, nasa taas. Oh. Ayun, meron din. Kaso maliliit pa. Nalalaglag siguro sa lakas ng hangin. Ito, may bago dito. Ito, malalaki oh. Bagong laglag to. Asim. Ang asim. Sarap. Huwag sana sumakit yung tiyang kong. Mamumulot ako. Ito malaki yun. Dinug na. Matagal na yun. Ito hindi. Tara kaya tayo. Sarap. Nangangasim kaya na. Trabaho at maraming salamat kay Kuya Terry dahil natapos na nga itong pagpapalitada dito sa harap at syempre dito sa loob. Ito hindi ko na muna pinadali kasi nga ano lang yan eh, wawaraking lang yan eh. O kumbaga maglalagay nga tayo ng hamba. Pinaayos ko nga lang dito para maganda yung tingin dito sa labas. Yan na po. Okay na. Sabi ko pagbalik ko na lang, ito naman ang dadalihin. Para maganda na dito sa side na to. Alright, maraming salamat mga kapanalig sa pagsubaybay. Maraming salamat sa lahat ng naghihintay sa ating bahay serye. So hanggang dito lang po, maglilinis muna ako. Bye bye, lagi tayo lahat magingat.